Hello po, in this video, I will teach you on how to withdraw or in cash your smart BNB from your trust wallet to your coins.ph. Okay, so kailangan mo lang meron kang coins.ph application, Binance application, and trust wallet. Okay, so first, open natin yung trust wallet mo. Open mo yung trust wallet mo. Pag nasa trust wallet ka na, hanapin mo lang po yung Smart Chain BNB. So, yung ating Smart Chain BNB is meron tayong balance na ito, 28,749. So, itatransfer ko ang 8,700 sa aking papunta sa aking Binance para ma-withdraw ko siya. So, paano ko ba siya gagawin? So, magsisend ta. Balik muna tayo sa ating Binance. Open mo yung Binance account mo. Then, click mo yung deposit. So, eto po siya. So, hanapin mo yung BNB kasi BNB Smart Chain yung itatransfer natin. So, ito siya. So, dito na tayo sa BNB Smart Chain. Hanapin mo yung BIP20. Ito na naman siya. Click mo yan. Click natin yung BIP20, then lalabas yung wallet address. So, ito yung wallet address na ikakopy natin. Okay, copy natin. Then, balik tayo doon sa trust wallet. So, punta tayo sa smart chain. So, click natin itong receive button. Send button pala. I mean, send button. Kasi magsisend tayo. So, dito is paste natin yung address na kinapi natin doon from Binance BNB. So, double check lang natin if tama, 25E BNB 25E. Okay. Then, then, amount, change lang natin into peso, amount is 8,000, so 0.45, gagawin na lang natin, 85, so, click continue, click mo to. Then, so nakita nyo guys na napakaliit lang yung network fee niya from Trust Wallet to Binance BNB Smart Chain. Okay, 1.85. So, click na natin send. So, antayin natin guys, masend siya. So, ayan na guys, na-send na po siya. So, nabawasan na yung balance natin. So, i-check naman natin doon sa ating Binance kung pumasok na ba siya. Check natin sa ating Binance account.
So, click mo lang yung wallet mo. Click mo yung wallet. Then, click mo to. Dito mo makikita yung mga transaction mo history. So, kasi nga, deposit tayo. Ayan na siya, guys. Pumasok na siya. Nakita niyo po, ito po siya. Pumasok. Date ngayon is June 15, 6:50. It's completed. So check natin yung balance natin. So, ayan na siya, guys. Pumasok na po siya. Naging $228 na po yung aking balance. So, meron po akong 179 BNB. Okay? So, paano naman natin siya ita-transfer papuntang coins? So, ganito lang po siya, guys. So, ang ating BNB, mag-buy muna tayo ng XRP. XRP kasi wala naman tayong other way na ma-send natin siya doon sa ating coins, kundi through XRP lang po. Pag andito tayo sa Binance, okay? Tapos mura lang yung fee po niya. Kaya ito po yung pinaka the best way how to transfer XRP to your coins.ph. So, buy natin siya ng XRP. XRP. So, ito guys. So, XRP BNB. So, ito yung bilihin natin guys. Kasi BNB tayo, bilhin natin yung XRP. So, click natin yan. Click natin yung buy. Then, change natin to, gawin natin market. Kasi matagal yan dadating pag nakalimit eh. Change natin market and then. So. Lagay natin yung total BNB. Then click buy. Click mo lang po ang buy. Okay. Success. So, ayan na siya, guys. Meron na laman ng XRP natin na 201 XRP or equivalent to $179. So, ngayon, pwede na natin siyang i-transfer sa ating coins. So, punta tayo sa coins.ph.
So, hanapin mo po ang XRP. Hanapin mo po ang XRP kasi doon tayo magsisell. So, eto po siya. Click mo po yan. Then, click mo ang receive kasi magsisend tayo from Binance to coins.ph. So, click mo yung receive. Show my XRP address. So, kailangan guys, i-copy mo to lahat. Ito talaga yung i-copy mo. Huwag mong i-manual kasi baka may makaligtaan ka. So, yung dalawa na yan, very important para ma-send yung XRP mo from Binance to yourcoins.ph. Okay? So, copy muna natin yung wallet address. So, dito sa Binance, ang gagawin naman natin dito is magwi-withdraw tayo. So, magwi-withdraw tayo. So, click natin yung withdraw. So, automatic yan, crypto. Piliin natin yung XRP. So, dito natin i-paste yung address ng coins.ph. Double check natin if tama 6MA. 6MA. Tapos 394. Tag, dito natin i-paste yung tag. Then, amount. Max na. Gawin natin, i-max na natin siya. Kita nyo guys, napakunti lang din ang fee ng XRP. 0.25 XRP lang po. So, malaki pong tipid yun kesa sa iba exchanger. So, after mo click mo na itong withdraw. So, click mo confirm. Then, click mo yung send code ng mobile number at saka Gmail mo. So, 513-435. Tapos sa Gmail naman, check mo kung dumating na yung verification code sa Gmail. So, ayan na guys. Tag sa verification code 231225. 231225. 231225.